Hello, hello, subscriber. It's our day 215, and today is May 6, and it is Saturday. Andito na naman tayo sa ating construction site para magbigay ng update. Dito yan sa may Bukal, Calamba, Laguna, sa South Spring Villas. Ayan, i-update natin yung construction ng Bongaville Events and Resorts. Ayan. So ngayon, ito, nag-iipon kami ng mga binistay na buhangin. Well, ito, ito yun na yung ating yung flooring dito sa may garahe natin. Ito yung tapakan to. Ayan yung mataas sya. Siguro mga dalawang dangka o isang halulak siguro. Isa pa lahat ng halulak yung taas niya. Para kung sakaling tumasing ulan, yung malakas yung ulan, hindi tayo pasukin ng tubig sa loob. Dito naman tayo sa ating tiny house. Ayan, dinidik yung inaano rin. Dinidikdik yung ating pinto, pinapataas kasi nga medyo yung sukat natin, nagdagdag din tayo ng tiles dyan. Yan, alas 4 ngayon ng hapon. Kaya yung araw medyo nandito na sa may norte, Batida. Ito, nagpa-plastering na rin tayo ng ano, sa ating caretaker's room. Yan, pero dito sa loob, hindi pa kasi nga ano, hindi dyan pa yung kanina tulugan. Pero baka mag-opisya na rin silang mag-evacuate dyan. Kasi ito, nagdadagdag kami ng plaster dito. Kasi hindi nakalalibil yung ating ano, yung ating dingding yung buhos dyan, yung poste. Ayan, kasi nga, ito nakalubog dito. Pero dito sa may unahan, nakalabas na. Ayan. Kaya hahabulin ito para pumantay dyan. Pero nakalibil siya dun sa bukos yun sa ibabaw. Ayan. Ayan, tapos na yung ating pading-ding dito sa ano, na gamit ang mga vertical tubular yan. Ating buhos dito sa may garahe. Yan, pinakapalan din siya. Yan, ito yung pinaka-manhole natin. Kung bubuksan yan, dito siya bubuksan. Tapos ito naman yung pag sisipsipan ng ano. Yan, dapat matandaan natin yan o kaya papaangat natin. Nagyan natin ang palatandaan para pag ano, titik-tikin na lang. Kasi papatungan pa ng tiles to. So, posibleng matakpan pa siya. So, dapat matandaan. Yan, dalawang manhole yan. Ito naman yung tatlong ano, clean out ng manhole natin, ano natin, septic tank. Ito pala nabibili na ano mo, na clear lang, wala siyang bukol sa gitna. Ayan. Tapos doon, medyo pending tayo doon kasi nga mauuna muna yung mga
gagawa ng poso natin dyan, yung deep well natin. Baka itong darating na Tuesday sila gagawa or Wednesday. So pending muna yung aming construction dyan ng paggagawa ng slab. Papaunahin muna namin yung mga contractor doon, yung mga senior. Yan, kasi full senior yung gumagawa doon. Tapos ito naman, napag-usapan namin ni architect kanina na mumblema kasi ako sa ilalagay dyan. Nung una, gusto namin ilalagay sana namin dito yung salamin. Kaso dahil hagdanan siya, baka may madulas. Tapos dumaretso sa salamin, so medyo risky. So gagawin na lang namin, tatakpan na lang namin siya ng ng plywood. Yeah, tatakpan na lang namin. Baka marimbod ang bilig ko dyan. Ayun. Saka para mag-comoplage na lang siya dito. Kakulay na lang. Para medyo ano, iwas din tayo sa ano, disgrasya. So takpan na lang. Kung nalagyan naman dami ng tubular din, masyadong madami na kaming vertical lines dito, tapos meron pa dito, so masyado nang nakakalula, natigna, nakakaumay. So pagandang takpan na lang namin para plain siya. Yung po naman namin, siguro, baka itong ano man, itong darating na habang ginagawa yung poso na yun, yung deep well, eh yung tubig nun ipapanglinisan namin dito para malinisan na rin. Kasi marami ng alikabok siya o yung sahig. Saka para siguro baka matesting din namin yung tubig, yung leak niyan, kasi dito namin nagagawa yun. Ayan si tatay, nagpipintura na ng dark gray sa ating kesame. Ay, ito ay parehas mo dito to. O, kasi para mag ano, para ito kapiski niya to. Ang dating. Ala ano? Paano mapuputol? Hindi, ito naman to, iba namang grupo to eh. Ito lang buo siya ito. Ito buo. Tapos ito naman, isang kulay lang kakulay nito. Oo. Ano ba kulay nilagay mo dito? Yung dark. Ah, yung dark. So siguro baka dark din to. Sa kulay din ito. Para mag-box out siya. Oh. Ayan lang, para buo, di ba? Ano? Yung sa taso, isapat na lang natin doon. Isa ganito yun. Yung corner niya? Ah, paano? Itong imabaw na to? Buo? Itagiliran. Ida-dark mo? Paano? Hindi. Kakatingin lang natin doon. Pupukulin na lang natin. Ano yung bisipin ang puputulin? Yung kulay dyan. Ah, anong kulay lalagay mo? Sabi niya ito, ladder na natin. Ladder natin. Pagdating ito, kakatingin na natin. Ano? Para buo pa rin. Ah, para buo pa rin yung beam? Dugtong-dugtong sila eh. Wow, sige, pwede rin. Kaya ginawa mo na rin dark siguro to, no? Kasi ano eh, ilagyan kasi nila dito ng ganito, dapat binuo na to eh. Kung binuo to sana, mas maganda, no? Pwede rin, no? I-dark na natin to. I-dark na rin din natin yan? Dark kasi kaparehas na nito. Pero pwede sa taas ikakat mo. Ah, sige, para mabuo lang yung pinaka ano mo dito, no? Shade mo dito. Ah, sige. Ayan. Kaya kasi yung shade niya medyo dark. Okay, medyo dark yung shade niya. Tapos, dito muna tayo sa MCR natin dito. Ay ito, nakabit na yung pinto. Ayan, nakito na pala siya. Oh, ayan, nakito na siya. Medyo dark na rin siya. Oh. Nagiging dark yung CR na to eh. Ay, buti ito hindi na binawasan sa taas. Ay, binawasan din. Oo, lahat binawasan. Hindi lang pinapin. Yung harap lang, loob lang siya. May buka.
Kasi lahat ng pinto namin nagbago yung sukat. Ngayon tayo nagkaroon ng tiles. Yan, silipin natin ngayon yung common CR dito sa lahat itong nailikod. Ayan, buo na siya, oh. Saan may panlagay ka na dyan, sir? Meron, doon. Ay, wall. Ano ba yung binili ko? May wall din akong binili. Meron din ako para dyan, yata. Ano, 20, 8? Ay, hindi ko lang sigurado. Pero parang walang access ng kuryente. Pwede bang maaangat ba to? Ano na siyang access ng kuryente? Yun yan, wala eh. Paano yan? Paano kaya dutukutin yan? Hindi ko muna sa lalagyan yun. Ng tiles? O para madiskartehan pa? Saan kaya pwede ilagay? Eh kahit naman lagyan, hindi mo lagyan yan dito rin sa labas, diba? Sa labas na. So, mangyayari, mag-uuka siya dyan or something. Eh, is kakabit sa ilaw. Saan ba yung ilaw switch? Dito siya. Ah, kasi saan yung ano nito? Ay, ayan sa taas ba? Oo. Ah, sige, baka dyan na lang kabit yun. Oo, baka dyan na lang. So, iwan mo muna yan. Ayan. Tapos ito, meron na rin siyang, silver, ano ba tawag dito? Pang Cantonese, ayun ba? Hindi ko lang tawag. O, tiles ano? Tiles trim. Drill? Drill? Trim? Tiles trim. Trim? Tiles trim daw, yan, hindi ko alam eh. O, basta pang kanto, yan. Yan, may nangyagay ng mga shampoo-shampoo dyan. Habang naliligo sila. Yan, kakabit na yung pinto doon sa ating tiny house. Susukatin na nila. Tapos ito, ito na naman yung isang project ni Rilly, yung ating Rilly sa hagdanan dito. Ayan. So, meron siyang tagdadalawang tubular. Ay, equal-equal mo ba? Ah, sabi kasi ni architect, parang bawat dalawa nito may space yung. Kaya lang, naka-start na, no? Sige, pabiyaan mo na. Hindi maglalagay mo talaga na nalito. Ay, hindi na yan. Hindi na lalagyan yon. Oo, sabi ni architect. Pero pagkakaalam, intindi ko sa design niya, itong dalawang to, may kulang kuryente. Pamag-ground ako. Ito halos, di ba magkadikit yan? Tapos itong pagitan nito, sabi niya, baka daw malaki space. O parang... Oh, nag-equal siya? Sabi niya, just NCM daw yung ano nito, yung pagitan. Oo. Sabi ko, hindi magtatamang NCM pares yan. Kailangan lalamang yung isa magiging buwan. Oo. Pero napagkasya mo naman ng balance, di okay, sige. Sabi niya, basta maganda lang tingnan. Oo. Sabi niya, malayo. Oh, sige. Hindi na makakasya na siguro. May gabay pa ba yan, sir? May? Lalagyan. Dito sa loob na. Nakaano na lang dito, parang may angle dito. Pa, ano, ano dito, natutok dito. Tapos isang post. Parang ganito. Ito ba yung 1 by, ano? 1x2. 1x2. Ano ba yung ginamit natin dito sa may taas natin? Na sa ilalim ng pinaka tungtungan na kamay. Anong sukat doon? 2x4? Hindi. 1x2 rin po yun. 1x2? O, so ito rin yung, so ito na yung railing natin. Yan ngayon, pero nakahiga. Pero hindi, nakaganyan. Nakaganyan pa rin. Oo, pero. Siguro naman. Pero hindi nakadikit na ganito. Oh, hindi, maglalagay tayo na ano dyan. Oh, para to dito yung kamay. Kaso hindi ko alam kung paano mo welding kung dito sa gitna o sa ilalim. Sa gitna, oh. Dito? Hindi, bago naman ikabit dito yun. Nakaayos na yung pagbibigitan. Oo. Hindi ba maipit yung kamay doon pag tulito yung hawak? Kasi nandito yung spot niya. Oo, nasa loob naman eh. Pwede, gilagay na kasi pag sa ilalim kasi may tita. Dito pa ganun?
O dito banda sa baba na lang. Ibaba natin ako. Oh, dito sa dito. Oh, sige. Kasi pag mahawak ka, 'di ba, minsan tulituloyin ka pa 'yung ganoon. Oh, ayan. Kasi sa drawing ni architect parang ano, tinanong ko rin sa kanya, 'di ba, magdikit 'tong dalawa. Tapos itong susunod na space maluwag, tapos dikit na naman 'tong ganoon. Oh, pero ayun, tapos kasi doon sa niya sa sketch niya. Ah. Oh, pero okay naman, maganda naman sa tignan. Kung pagka pinagpalit kami, magiging tatlo ka po. Oo. Magiging tatlo dadaan. Parang tatlo tignan. Magiging tatlo siya. Dadaan. Hindi, parang magkadikit lang. Kasi ano lang naman siya. Parang magkadikit lang dalawa. Tapos parang by pair, by pair. Oh, pero pwede naman yan. Okay naman yung tsura niya siguro. Ha? Iusig mo pa? Okay na yan siguro. Okay naman eh. Kasi nakakalula dito kasi wala pang mga kulay, no? Oo. No, okay naman. Pinaka-post nila dito, nandito yung isang... Pinaka-mas... Yung... Magiging post na ano yan? Ng kamay. Ng ano? Hawakan. Handle po nung... Oo, dyan. Oh, pero hindi ko alam kung ano yung handle niya, hindi ko alam kung yan yun eh, parang... Pero kung ito yung nakalagay ito sa gitna, hindi yan yun. Ayun doon. Parang 2x4, et, ano ba yung 2x4 ito? Ayun. Ayun, laki naman yan. Hindi yan, ito na siguro yun, 1x2. 1x4 ito, lalagay yung ah! Pero parang hindi ko naman pa... Ah, yung para sa tungkod niya. Dito lang naman yan. Iba naman yung lino ko pag ano. Oo. Ito na yung hindi ko. Ah, gagawin mo na dyan sa sulok para... Dito sa taas wala na, i-ano na lang sa poste. O, tapos pag ganyan ang bakit, no? Wala na sa tapos may poste uli siya doon sa taas sa may, ano, sa may sliding door. O, dali natin sa taas siya para makita natin. Eh, wala mong ano to. Hindi yata kasi sa pagdito yung ay, wala pa lang pupunta ako. Sa sahig siya. Yan, dyan. Dito banda. O, oh, tapat mo na lang dito, o. Oh. O, yan. Kasi fixed naman to, no? Wala naman dadaan dito, eh. Kaya para paakit nila, tuloy-tuloy na ganun, no? O, oh, para may harang na rin dito. Alam nilang walang dadaan dito. O, oh, yan. O, oh, diretso na ako. Oo. Ay, oo. Oh, yan yung sinasabi ko. May bawal na umakit sa second floor. Ay, sa baba! Pwede ko na lang dyan, kaya lang, makakaya naman. Ayan. O, dito natin sa second floor. Magkakaroon dito ng railing. Kasi nga, sabi ni Mami, request niya, nahirapan daw siya umakyat. Nahirapan daw umakyat si Mami dito. Kaya siya nag-request ng handle ng hagdanan. Pero kahit sabi ko sa kanya, hindi naman po intended for senior yung second floor. Pero since... request ni Mami, ligyan natin. So, may hawad din siya dito, pakya, tuloy-tuloy lang siya. Yan, may handle dyan. Ito, temporary lang itong metal na ito para ma-hold lang yon dito, saka ito, temporary lang yun. Oo. Pang-tong-tong, ano lang. Tapos ito, nagtatayo sa rin sila. Ay, tinitik-tik wala yung ano, dadaanan ng drain ng ano, sa aircon. Asan na pinakita mo sa akin tayo, Jerry? Ay, nasa doon sa unahan. Kala ko nandito, nandito. Lulutang ako dyan. Alam, paano lulutang? Masahid ako sa ano? Size. Ah, pagka hindi nilubog. Oo, kaya pinaano mo lang. O, yan. Ginawa ni Kuya Jerry, alternate yung ano natin. Medyo, ano kulay ba yan Kuya Jerry? Black ba yan? Dark gray. Black, sir? O, black yung nakuha ko. Para kita-kita yung putik. Kaya kita-kita kasi, o. Oo. Pero hindi naman siya madulas, diba?
Oo, oh, magaspo nga naman siya. Ang ginawa ni Kuya Jerry na design, alternate siya. Ayan, alternate. Hindi lang kita dito. So, susunod mo bigay sa akin, Kuya Jerry, yung bill. Ay, bilangin ko na lang yung hagdanan pala kung ilan, no? Para yun ang susunod ko para pababa. Pababa na tayo, sir. Pababa na tayo. So, bababa na yung ating tiles. O, oh, maganda naman yung kulay na nung sa tiles ka naman. Bagay naman, Kuya Jerry, no? Bagay naman sa wall niya. Sa wall, saka doon sa side ng bahay, hindi. Medyo nag-iba na konti. Oh, from wood style doon, magiging black siya. Sa CR naman, bagay din kasi gray yung CR. Tapos medyo matte gray, matte black yung kulay nito, parang gano'n na may pagkagaspang-gaspang siya. Para walang madulas pag medyo basa dito. Pero usually yung akit dito basa ay galing sa swimming pool sigurado. So baka madulas sila. So pinili ko yung medyo magaspang. Ayan, kapit na kapit yung paa nila dyan. Parang face ko lang. Ako pupunta ulit si Mami dito sa birthday. Dito raw siya mag-birthday sa 25. O baka meron na naman siyang ano. Siya magbibigay ng gift. Nawiwili na dito. Kaya dapat tapusin daw. May tiles na yan, ano? Kaso ang sa baba kaya may tiles na yun? Kaya? Ano ba ngayon? May ano na eh? O sa ispa kaya pa, no? O matatayos na pa namin yung baba daw. Kaya. Kaya pakakapag-celebrate si Mami dito. Tapos may tubig na kami bago noon. So pwede na kami magagay ng ano. Pwede na kami maglublog. Hindi na pala sila yung mga gamit na ano. Swimming pool tubo. Yung pinalagay sa may kabila. Para. Ah, swimming pool tubo? Yung may poso. Ay, gamit nila? Oo, yung mga tubong. Pagamitin nila? Ay, dinadala na nila. Ah, sure na tayo dun, no? So, bibili ko na lang yung materials pala. O, saka bibili din ako ng submersible pump dun. O, yan, dala na pala ng ating contractor ng poso yung ano, ng deep well. Yung mga gamit nila para maghukay nung ano, deep well doon. So, kasi nga yung source namin ngayon parang maliit. Parang 10 years baka puno ng swimming pool. So, nagpapahukay ako ng D4 na malaki na talaga. Tapos, ang gagamitin ko, hindi na motor na na-convert, ano, yung above ground na motor. Ang bibiling kong pump, yung medyo naka, ano na, submersible. Yun nga lang, parang 4 times yung presyo. Ah, more than 4, kasi nasa 50,000 yung presyo eh, nung pump. Eh, yung ordinary pump na nabili ko lang, wala pa 10,000 yun eh. So, 5 times. So ito, baka itong hanggang bukas siguro tapos itong tiles dito. Basta, tapos iligpik namin ito kasi aangat daw yung tiles ni Jerry ni Foreman. Kaya nilulubog namin yung mga drain ng ano. Tapos dito siya pupunta. Ayan, dyan siya lalabas sa drain dyan, sa floor drain. Yan, so pag nitulo yung aircon, yan, dito na pupunta, labas dyan, punta dito. Yan. Kasi ito, napinturahan na din ito ng... O, Jerry, ano pinintura dito? Nakamuta ko na. Tulko. Ha? Tulko? Tulko. Kalawang. Tulko? Tulko. O, Turko. May R, Turko. Ayan, pinintura pala ito ng Turko. Kaya parang magaspang siya ng ewan. O, ginigris siya. Bago ito pinturahan. Parang di kalawangin. Ayan. Nilagyan ng Turko. Lahat ng ano. Kaya parang alam mo may mancha siya. Nawala yung pagkakinang niya. Parang stainless na ano. Naging magaspang. Ayan. Tapos dala ko na din pala yung ating compressor para sa mas maganda daw kasi magpintura pag gamit ang compressor sa mga metal. Mas kapit na kapit daw yung pintura kaysa brush. So, buti na lang pinirin tayo ni Boss Che ng ating compressor. Hindi ko alam kung saan nakatambak yung compressor. Baba na tayo. Baka umandal itong ano.
Ay, nakita mo na yung compressor? Oo, pakiingatan daw yung yung parts nung lagay ng pintura. Saka sabi, lagi daw lininisin pagkatapos. Parang hindi nababara. Oo, parang hindi nababara kasi alam mo naman, hinarap lang natin. Baka tayo hindi na makaulit. Ayan. Pero wala naman kulang yun, sinilip-sinet nyo na. Ayan, magagamit natin yun. Yung pinahiran nyo ng turko, papakintabin pa yun? Hindi na, papatungan na agad. Dito, liliyahin po yun. Ah, liliyahin. Pangtanggal lang po ng kwan yun, galvanize. Parang yung chemical ng galvanize mawala. Ah, hindi pa talaga siya yung pinakapin, Paprimer pa po natin yun. Oo, akala ko yun natin sa patungan. So, tatanggalin din, kikis-kisin din. Okay. Pagpapagindin natin yung kinurko, tanggit na yung pintura. O parang papatayin natin yung chemical ng paggawa ng metal. Saka yung kalawang din, no? Yung pala purpose ni Turko. Ayan, parang sumbungan din ng bayan si Turko. Ayan. Pag ganito kung mga construction, lumalabas yung pagaling mo sa mat dyan, no? No, really. Magalito sarili sa mat, Pag mali-mali ka mag-compute dyan, alam na. Alam na kalalabasan. Balik sa grade 1. Hindi marunong mag-div. Ano lang naman ang gagamitin dyan? Add and divide. Saka may konting multiplication. Saka common sense, no? Pinakamalaga yung common sense. Ayan. Bakit dito hindi nakabaon yung iba? Kasi mababaw. Ah, natuklap yung Natuklap lang pala. Oh, hindi yung maganda yung paggawa ng ilong, din eh. Yung retoke ng ilong dito, Yung nosing. Oo. Natanggal yung pagretoke. Oh, ayan. Tatapos na ng nosing. Ay. Ang alikabok. Ako si Mami, sabi niya kagabi nahihilo daw siya sa camera ko. O ayan, may dadandahanin ko na. Bigla daw ko umiikot. Oo, kaya minsan nahihilo daw siya. O ayan na, pasensya na mi. Sakasama ko daw yung mga mukha para makita daw niya. Kasi pupunta dito si Mami sa 25, birthday niya. Kahit hindi pa tapos. O sigurado tapos na itong reeling natin, makakakita si Mami dyan. Saka bibili na ako ng tiles. Pintura lang may iwan dito. Oo, pintura lang. Itong kabuha na ito. Ito, sa birthday ni Mami. Magkakatalis na dito, may bibili na ako ng tiles. Pero unahin ko muna yung hagdanan para pababa. Si Kuya Jerry kasi nandun sa terrace. Ha? Mamaya tapos na yun, O kaya bukas ang umaga, Bukas ang umaga magtanghali, tapos yun. So, kailangan nakabili na ako bukas ng para dyan. Bibilangin na natin kung ilang steps yan. Pero sabi niya, kasi nakapungsoy din yan. Gold ang huling tapakan yan, gold. Oro, mata, plata yan. Si architect, di ko alam kung may lahing Chinese to, Oo, siyempre wala man naman mawawala sa pagpaniwala tayo sa ganyan, no? Ibig sabihin, meron kang positive thinking lang. Ito si Lily ang medyo sobra. Pati mga kakaiba, nakikita niya. Ayan. O yan yung style ng mga pose natin, medyo dark. Dark gray ng konti. Ang white lang may iwan yung ating tambol, yung ating cove light. Ayan. Kaya parang may crush siya dito sa ating video. Kitang-kita yung separation ng kulay. I'm excited na ako makabili ng tiles dito. Ayan. So, ito lang muna update natin dito. Tingnan natin sa malayo. Punta tayo dito sa dulo ng semi-pool.
baka makita natin yung update. Pero ito baka sa Tuesday malinis namin to. Kasi magkakatubig kami na bago. So papatagasin yung para luminaw. Ang problema kasi namin sa deep well, bago pinahukay ko yan, bago pa mag-construction, tapos mga a month pa. So kinalawag na siguro yung bago magamit. Kaya yan, medyo hindi maganda yung lumalabas sa tubig. So ito ngayon, at least pagkagawa, gamit agad. Gamitin agad natin para maganda. Ayan yung view natin dito, oh. Ang ganda, oh. Habang naliligo tayo, nakikita natin yung building maganda, oh, diba? Oh, isa susunod na nilang project itong ating staircase room. Ay, meron pala akong binababang dito. Really? Nakausap ko na si architect, sabi niya, takpan na lang daw natin to ng mga ng board. Ano yun? Itong sa hagdanan. Plywood lang. Ano yan yung gamit daw yung ano? Ano yung metal paring? Tapos tatakpan na lang daw ng siguro marine wood, no? Yan, para tatakpan na lang natin to. Tapos pinturaan na lang. Kasi kung magbabar daw, parang umay na. Umay na umay. Para tayong kulungan, city jail na, di ba? Oo. Oo. Oo, wala naman video. Saka ano pa, pag salamin, delikado, di ba? Delikado nga yun, eh. Kasi makakatadyakan ng bata. Oo, mamaya, makatadyakan talaga, no? Mamaya, magwawala yung bata, masipa niya. Kaya madulas. O yan, tatakpan na lang namin ito ng panel na ano. Ito. Tatakpan na namin yun. Ayan, para safe na din sa mga bata. Ayan, yan naman yung update natin at sipinahibin natin yung mga view dito. Tapos ito yung aking may isdaan dito, kaya halaman nandyan. Yan, nilagay, nakaredy na yung mga metal na tatayuan nila ng hollow block. Ayan, nakaredy na. Ayan, may mga metal na nakaredy dyan. Ayan, o. Ayan, nakaredy na siya. So, pwede ako maglagay ng tilapia dyan, o kaya halaman. May, kung hala kong isda ilalagay ko, nakabang naman yung pipe ko sa tubig. Diretso sa kanal yan. Tapos, kung halaman naman, magiging drain, di ba? Tapos ito, lalagyan pa doon ng bar dito. Tatanggalin pa yung ano na yan? Yung bakal? Ito po, hindi na po. Hindi na? Kaya nilaliman ko na lang po dito para dito na. Ah, oh, papasok. Ilaan mo na lang dito. Ayan. Siyempre, hindi na ako makakakita sa second floor, diba? Ayan mo na, mahirap po makihat. Oh. Ano may ginagawa? Ano ginagawa dito? Steam coat. Ah, steam coat din. Ayan, yan pala meron na, oh. Oh, hindi na muna tayo akit sa susunod na para surprise. At tayo eh, mahapan yung video. Yung pagsabong ni Jefferson, ayan mo. Hindi naman niya pinasasabong pa. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa nagsubscribe dyan, baka naman. At para madagdagan tayo. Oh, ito yung mag-sweet na ano. Oh. Kaway-kaway naman. Ayan. Oh. Ayan, mag-asawa ni Tatay Cherry. Sexy-sexy. Ayan, oh. So, sa mga, at syempre, pag nag-subscribe kayo, pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aming channel ng Bong and Jeff. At para masubaybayan nyo yung aming construction ng aming resort na Bongaville Events and Resorts. Dito yan sa May Bukal, Palamba, Laguna. Hanggang dito na lang. Babayu!